Marunong ka naman sanang mag-ipon. Masinop ka sa pera. Yun nga lang nagtataka ka. Bakit hindi lumalago ang perang naiipon mo? Naririnig mo naman yung mga investment. Yun nga lang takot ka. Takot ka kasi una, akala mo kapag sinasabing pag-i-invest, pang mayaman lang. Eh, paano kung halimbawa 5,000 pesos ang naipon mong pera? Pwede ba itong ipang-invest na? Of course! Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Burahin mo na yung maling akala na ang investment ay pang mayaman lang dahil may mga bagay or mga investment options na available sa lahat ng tao basta lamang buksan mo ang iyong kaisipan at unahin mo talaga na mag-invest ng financial education or tamang kaalaman kung paano ba gumagana yung mga investment na available ngayon na para sa mga masa. Kaya nga, good news mga kapiso, meron akong 7 investment options na maaari mong pagpilian para doon mo ilagay ang perang naipon at maaari itong lumago. Mahalaga lang maintindihan mo at ito ba ay bagay sa'yo. Isa-isahin natin yan sa video na ito, now na! Number 1 ay itong Real Estate Investment Trust or REIT. If you want to earn rental income without being a landlord at ang initial ay mas mababa sa 5,000 or 5,000, pasok ang REIT investment. Ngayon, ang tanong, ano bang ibig sabihin ng REIT or Real Estate Investment Trust? Ito po ay isang collective investment scheme which pulls money from investors and uses the pool funds to acquire, manage, and sell real estate assets such as residential or commercial buildings. Ngayon, dito sa Pilipinas, REITs are required by law to distribute 90% of its earnings as dividends to investors every year. So, yung kita or yung rental income sa REIT, yun po yung tinatawag na dividend at yan yung kikitain mo. Ayala Land is the first company in the Philippines that offers REIT at ito po ay tinatawag na a REIT. It was listed sa Philippine Stock Exchange on August 13, 2020 with a price of 27 pesos per share. Kaya nga, if you want to invest in a REIT, ang price niya as of November 13, 2020 ay 26 pesos per share. At ang board lot ay 100 shares. So, ibig sabihin ng board lot, ito yung minimum of shares na maaari mong bilhin. So, ang minimum capital mo ay 2,600 plus. Bakit may plus? Kasi nga, meron pa rin yang kasamang broker's fee. So, maaari kang makapag-umpisa nito, mag-open ka lang ng iyong online trading platform para ka lang ding bibili ng shares sa stocks. Ngayon, ang focus of earnings nitong REIT ay through dividends. Pangalawa ay itong tinatawag na equity or indexed fund, isang type of mutual fund. Ngayon, pag sinasabi nating mutual fund, ito po yung pooled fund. So, investors' money are pulled together at ito po ay minamanage ng isang fund manager and this fund manager will select securities to invest that fund sa iba't ibang mga kumpanya na katulad nito. At syempre, yung mga kumpanya na ito ay mag-generate ng income or returns at ipapass back yun sa mga investors. Ngayon, syempre, yung income magdidepende kung ilang shares ang iyong na-own. Now, dito sa PIFA or Philippine Investment Funds Associations, makikita mo yung mga listahan ng mga stock funds na maaari mong pagpilian. So, marami po yan. So, ikaw ang mag-decide alin ba dito ang gusto mong i-open na equity or indexed fund. Now, the basic way para ikaw ay makapag-start ng equity or indexed fund is to register in International Marketing Group or IMG. Dahil nga, once you register sa IMG, meron ka na kaagad na 1,000 na mapupunta sa iyong Soldivo Strategic Growth Fund, isa sa mga equity fund dito sa Pilipinas, na kung saan
Doon sa kanya mga top 10 holdings, ito na kaagad yung mga kumpanya na pagmamay-ari mo. Soldivo lang ba ang maaari mong ma-open na account sa IMG? Hindi, marami po yan. Ito yung top performing mutual funds dito sa Philippines at maaari kang makapili under sa IMG. At ang pinaka-advantage pa, when you register sa IMG at mag-invest ng mutual fund, you will enjoy zero load fee. Pangatlo ay itong tinatawag na money market fund. This provide potential higher annual returns than your standard savings account. So if you are a conservative type of investor and are considering an alternative investment to time deposit or savings account to earn interest, then maaari mong i-consider ang money market fund kasi maaari ka ding makapagsimula nito as low as 5,000 pesos. So under pa rin sa PIFA, ito po yung listahan ng mga money market funds na maaari mong pagpilian. Number 4 ay itong tinatawag na balanced fund. This is a mixture of equity and bond funds. The return of balanced fund is normally somewhere between the return of an equity fund and a bond fund kasi nga yung portfolio nito 50% na sa government securities, 40% na sa mga blue chip companies, and 10% na sa cash or other equivalents. So these are the balanced funds na member ng Philippine Investment Fund Association. So mamili ka na lang din alin ba dito na balanced fund ang nais mong i-open. So again, isa din po ito sa mga options na maaari mong pagpilian para yung 5,000 pesos mo ay maaari mong mapalago dito sa balanced fund. Panglima, itong tinatawag na direct stock market investment. So if you are a person na nais mong mag-create ng sarili mong portfolio and owning shares of these big companies here in the Philippines at ikaw ang magde-decide what company to buy, then you can do the direct stock market investment. Important reminders for direct stock market. Una, what type of investor are you? Ikaw ba yung tipo ng investor na gusto mo pang matagalan? Are you a long-term investor? Or ikaw yung tipo ng investor na okay lang sa'yo na maliit ng kita tas mabilisan? So, ibig sabihin yung nagtitrade. And then, what type of stocks do you intend to buy? Kasi marami pong mga stocks na nakalista sa Philippine Stock Exchange. May mga tinatawag na blue chip companies, may mga tinatawag na IPO or initial public offering na mga kumpanya. Ano bang klase na stock ang gusto mong mapasama sa direct stock market portfolio mo? So ikaw po dapat ang magde-decide dyan. Ngayon, which income do you want to maximize? Focus ka ba sa capital gain or gusto mo mag-focus ka sa dividends? Kasi nga, when we invest in stock market, dalawang klase ang income dyan, capital gain and dividend. Kaya ikaw, anong gusto mong i-maximize talaga? Gusto mo ba isa lang or gusto mo pareho? And of course, is it okay for you if you will experience 50% to 70% loss? Kasi diba, syempre, katulad nitong may pandemic, especially nung March, diba, talagang bumagsak ang ating ekonomiya because of the pandemic, talaga namang merong mga kumpanya na sumadsad na 70% ang lugi. So, ikaw ba, kaya mo bang tingnan yung lugi na yon na 50% or 70%? Ngayon, you have to take note lang na yung lugi natin sa mutual fund or even sa stock market ay paper loss lang po yan. Kasi nga, itong stock market investment is a paper asset investment. So, okay lang ba na yung pera mo nalugi ng ganyan kalaki? Ngayon, syempre, if you are a long-term investor and you intend to hold that company for a long term, then all you need to do is to buy more shares. Katulad ng ginagawa ko. At every stock has its different board lots and its prices fluctuates every single minute. So kaya nga, kapag ka nagda-direct stock ka, ikaw yung mag-decide kung kailan mong ibebenta, kung kailan ka bibili ulit. Ibig sabihin, ikaw ang lahat mag-decide dyan. And syempre, there are 274 stocks listed sa Philippine Stock Exchange. Ngayon, if you want to start 5,000 pesos sa direct stocks, pwede ba yun? Of course, you can start with that amount. You have to find lang what company ang pasok
dyan sa 5,000 pesos mo. Kasi marami naman na mga kumpanya na maganda din na pasok na sa budget mo na 5,000. At syempre, pang-anim, ang Unit Investment Trust Fund or UITF. Now, I want you to focus on the word fund because that's what it is basically. A pool of money from many individuals. Katulad po ng mutual fund, ang UITF. Now, who gets the pool of money? The bank or more specifically, the trust, investment or treasury department of the bank. So, when you invest in a UITF, you are actually buying units or shares of the fund. That's why there's the word unit in UITF. So, sa Unit Investment Trust Fund na website, maaari kang makapili ng mga top best performing funds. So, ikaw ang mamili sa mga nakalista doon sa Unit Investment Trust Fund na website para ikaw din mag-decide alin ba dito ang bagay sa'yo at gusto mo talagang magkaroon ka ng account. So, again, isa itong UITF na maaari kang makapag-invest as low as 5,000 pesos. So, marami pong mga UITF na maaari mong pagpilian dito sa Pilipinas. At ang pangpito ay ang Kaiser Saving Program, ang saving plan na may investment, healthcare, at insurance. Dahil nga itong Ultimate Kaiser Health Builder, this is the saving program that solves the three ifs of life. What if you die too soon? Paano ang pamilya mo? Ang solusyon dyan ay insurance. Meron pong insurance component ang saving program ng Kaiser mo. Pangalawa, what if you live too long? Mahaba ka naman na nagstay sa mundong ito. Ano ang solusyon kapag ito ang magiging scenario? Dapat meron kang investment. So, ang Kaiser Ultimate Health Builder mo, meron po itong investment component. At ang pangatlo, what if you get sick? So, syempre, dahil nag-iipon ka, paano kung magkasakit nga naman? Kailangan mo ng healthcare. At yan po yung pinaka-main feature ng Ultimate Kaiser Health Builder. That's why maaari mo ding i-consider ang Ultimate Kaiser Health Builder na maaari mong paglagyan ng 5,000 pesos mo para lumago ito. Ito po yung mga basic plans na maaari mong piliin. Depende kung ano ba yung nais mo na goal pagdating ng maturity. So, 5,882 for the saving K100 plan. Or kung nais mo ng K75, 4,412 per month. Take note mo lang, ang Kaiser Ultimate Health Builder, this saving program, ay 7 taon mo lang pag-iipunan. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para kung halimbawa sila naman ay naghahanap ng mga options, maaari nila itong i-consider basta naintindihan nila. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan. Umattend ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 PM, Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang iyong kaalaman. Maaari mo naman talagang mapalago ang perang naipon mo. Basta may alam ka. Tamang kaalaman kung paano mapalago ang perang pinaghirapan. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.